Mama ang bagyong isang sa kalupaan sa Isabela at patuloy na nakaantabay ang mga otoridad doon sa posible pang maging epekto ng bagyo sa probinsya. Makibalita tayo live kay Bam Alegre. Bam! Mark, sa ngayon ang panahon dito makulimlim lang at may kalat-kalat na pag-ulan. Pero inaasahan kasi na malakas ang buhos na ulan dito matapos mag-landfall ang bagyong isang sa probinsyang ito kaninang madaling araw. Sa halip, kung ilalarawan daw ito ng mga lokal na opisyal, parang dumaplis lang daw yung bagyo sa Isabela. Magdamag na pinaghandaan ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC ang pagtama sa lupa ng bagyong isang. Kasado na ang iba't ibang rescue boats, equipment at ambulansya, lalo't madalas daanan ng bagyo ang Isabela. Naglandfall ang bagyong isang kaninang alas 4 ng madaling araw dito sa Estagno Point sa Isabela. Kaninang alas 7 naman ng umaga, namataan ang bagyong isang na tinatahak ang direksyon ng Aparikagayan papunta ng Basco, Batanes. Nakikita natin na hindi naman gaanong malakas yung bagyong tumama sa atin. In fact, yung mga na-receive naming mga reports, light to moderate lang yung ulan. Sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon kahapon, naramdaman din ang sama ng panahon. Mula sa pag-ulan sa Santa Fe, Nueva Vizcaya na may dalang makapal na fog at malakas na thunderstorm sa Gapan, Nueva Ecija. Mark, kung kinakatakot ng iba yung bagyo dahil sa dala nitong baha at iba't ibang mga perwisyo, ang ilang mga mamamayan doon sa hilagang bahagi ng Isabela ay ikinatuwa pa ito dahil last month nakaranas daw ng tagtuyot yung mga nagtatanim ng mais doon at kahit papaano nagbigay daw ng solusyon sa kanilang problema ng irigasyon yung hatid na ulan ng bagyong isang. Balik sa iyo, Mark. Maraming salamat, Bam Alegre.